kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ito na naman ang inyong life coach at kanikusyo partner, Ate JB. And for today's video, kaibigan, no, ipapakita ko lang sa inyo yung isa sa mga bagay na dapat meron talaga tayo sa ating tindahan, kaibigan, no, bilang tindera, tindero. So mahalaga ito, kaibigan, dahil ang produktong ito ay makakatulong talaga sa pagpapalago ng ating negosyo and at the same time, makakatulong tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga customers. So walang iba, kaibigan, no, direct to the point, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga gamot. Alam ko, kaibigan, marami na kayong nakikita na mga vlogs, no, na nagsasabi na hindi daw dapat tayo magtinda ng gamot sa ating sari-sari store. Well, kaibigan, alam ko rin yun. Okay. But then, forgive me, kaibigan, hindi ko talaga maiwasan na magtinda ng gamot dito sa aking tindahan. Actually, kaibigan, napakahalaga nito, malaking tulong. Hindi lang sa atin, no, na may-ari ng sari-sari store. Malaking tulong ito, lalo na sa ating mga kapitbahay, yung ating mga customers, kaibigan. Lalo na paggabi, kaibigan, lalo na pag malayo ka sa pharmacy. Di ba? Malayo ka sa bayan. Malaking tulong talaga ang pagtitinda ng gamot, kaibigan, kahit nga, no, naisipan ko noon nang makakita ko ng vlog na hindi na raw dapat magtinda ng gamot dahil may fine, iwan ko kung totoo, may penalty. Pero kaibigan, no, hindi ko talaga maiwasan, magtinda pa rin ako ng gamot, kaibigan. Alam nyo kasi, mahalaga ito, lalo na sa gabi, kaibigan. Maraming beses, hindi lang iisang beses, alam ko marami sa inyong makaka-relate nito. May kakatok sa atin kahit nga nasarado ng ating tindahan, may kakatok. Dahil nga may lagnat, masakit ang ipin, masakit ang tiyan. O diba, makakatulong tayo sa ating mga kapitbahay, kaibigan, sa ating mga customers, pag may tinda tayo ng gamot. Pero hindi ibig sabihin ay tinda mo lahat ng gamot, no? Yun lang mga kilalang gamot, no? Yung parating hinahanap ng ating mga customers. Yung mga gamot na hindi natin masyadong kilala, huwag na natin itinda. Dahil hindi naman tayo doktor, hindi natin alam kung para saan yun. And baka mabutan na tayo ng expiration date kasi nga hindi masyadong hinahanap. So ang dapat natin itinda, yun ang hinahanap parati ng mga tao. Yung mga kapitbahay natin, mga avid, no, mga customers natin, mga suki. So yung kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo ang mga mabibintang gamot sa isang sari-sari store. Okay, alam ko makakatulong ito sa inyo, kaibigan, no, lalo pag bago lang, no, bago ka lang nag-open ng yung sari-sari store. At lalo na talaga sa mga kapatid natin dyan na nagpa-plan mag-open ng ganitong negosyo, which is sari-sari store business. So dapat, kaibigan, magkaroon kayo or magtinda ng kayo, no? Magtinda kayo ng mga ganitong gamot. Ipapakita ko sa inyong kaibigan, no, kung ano ang mga ano-ano, mga fast-moving na mga medicines sa isang tindahan. And then, mag-update na rin tayo sa price dahil, kaibigan, alam naman natin, marami sa mga paninda, no, mga produkto ngayon ang nagsitaasan na talaga yung presyo. Kaya para hindi tayo malugi, mag-update na rin tayo sa presyo. Meron kasi ako nakita, kaibigan, no, kaibigan natin sa Whitey World, isa rin nating kasari, no, sari-sari store owner din. Hindi naman nalugi, no, yung ating kapatid, pero wala siyang profit. Kasi nga, kung magkano ang bili niya, yun din yung benta niya, kasi nga hindi na na-check yung resebo. Kaya, maganda talaga na i-check natin yung mga prices, kaibigan. Kaya ngayon, aside from ipapakita ko sa inyo yung mga fast-moving medicines sa isang tindahan, ipapakita ko rin sa inyo yung magkanong presyo, para naman, no, mabigyan kita ng idea kung magkano rin ang binta mo nito para hindi tayo malugi. Kahit pa paano, may kita pa rin tayo. So, kaibigan, no, without further ado, ipapakita ko na sa inyo yung mga fast-moving medicine. At sana, kaibigan, kung magustuhan mo yung pinapakita ko kayo sa iyo ngayon, sorry, nabulo naman sa TGB, no? Kung magustuhan mo yung mga tips and ideas na ibabahagi ko at hindi ka pa nakasubscribe kay TGB, sana naman, kaibigan, no, magsubscribe ka na kay TGB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asin. So mga kaibigan, narito na yung bagong bili nating na mga gamot, no? Actually, meron pang mga gamot si TGB. Ayan, ito yung lalagyan ko ng gamot, dear friends. Meron pang mga laman, no, kung nakikita nyo. Cute yung lalagyan ko ng gamot, dear friends. At syempre, may mga letters yan para madali nating mahanap kung merong maghanap, no, na customer. And aside from letters, dear friends, meron ding mga prices, di ba? O, di ba? Ayan, para hindi talaga tayo mahirapan, no? Sometimes kasi nakakalimutan natin yung mga prices kagaya dito, di ba? So, madaling hanapin pag merong maghanap na customer at the same time, madali lang malaman kung magkano, di ba? Kasi may mga prices siya.
na may nakalagay na prices their friends, oh, di ba? So ngayon, dahil nga marami na sa mga bilihin, no, ang nagsitaasan yung presyo, magche-check na ulit si Ate GB. Matagal na akong hindi nagche-check their friends sa presyo ng mga gamot. So ito yung mga gamot na binili ko kanina lang. Again, konti lang ito at bumili na rin ako ng Yakult. Yung Yakult, dear friends, wala talaga ito sa mga leading supermarkets, leading grocery stores dito sa amin sa Talisay. Iwan ko kung bakit, no? Kaya sa butika na ako bumili. Maganda sa butika, dear friends, katulad lang ng price, no, sa supermarket kasi. Ayan, 45 pesos lang yung Yakult per pack. 45 pesos katulad sa Soki kong grocery store, pero sa loob ng pamilihang bayan, kaibigan, sa public market, ano na to, 55 pesos. So, kung sa Bisaya, labaw sila 10 pesos, no? Ayan, mas mahal sila ng 10 pesos, kaibigan, doon sa pamilihang bayan. Kaya, happy si Ate GB dahil sa butika, same lang ng price, no? Sa Soki kong grocery store. So, ngayon, kaibigan, iti-check na ni Ate GB one by one, no? Kung magkano na kaya ang mga prices ng mga gamot ngayon. Kung nakikita nyo, kaibigan, ito yung mga prices. Itong amoxicillin, dear friends, 3 pesos lang ito. 3 sometimes, 3.50 pesos ngayon, 4 na. Generic lang ito, dear friends. And alam ko, hindi tayo pwede magtinda nito, pero alam ko rin na maraming nakaka-relate, no? Kahit bawal magtinda nito tayo, marami pa rin sa inyo dyan ang nagtitinda. Kahit ako, kaibigan, nagtitinda ako, no? Kahit bawal, pasensya na talaga. Marami kasing naghanap their friends at medyo malayo kami sa butika. And this BioGC, kaibigan, 350 lang noon. Ayan, ngayon 375 na. Yung BioFlow, 15 centavos lang ang itinaas, no? Wala silang decogen. Yung Diatabs, kaibigan, hindi tumaas. Yung Dolphinol, okay lang, hindi siya tumaas. Yung Diclofenac, hindi rin siya tumaas. Yung Lumotil, kaibigan, tumaas kasi noon 10 pesos lang. Yung Nusep, hindi siya tumaas. Yung Rexidol, kaibigan, 5 pesos noon, 4 pesos lang to, tumaas siya. Yung Solmios, 10 pesos ito noon, ngayon 10 pesos 75 centavos, kaya tumaas rin yung Solmios, no? Ayan, yung Amnodipil, Amnodipin, hindi ko ito binibinta. Ayan, gamot ito sa high blood ni Ate GB. So, ito lang, kaibigan, no? Nag-update lang tayo sa, ano, sa presyo ng ating mga gamot. Sorry nga pala, no, kung medyo blurred kasi nga ako lang naghawak ng aking camera. Hindi talaga steady, no? Kasi nga nasira yung aking tripod. Ayan, pasensya na po kung blurred, no? Pero alam ko, naintindihan nyo naman ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, no? Nag-price update lang tayo sa mga gamot, dear friends. Dahil baka kayo dyan na some of you nakakalimutan, or some of you siguro iniisip na same lang ang presyo ng mga gamot, no? Baka maglogi kayo, dear friends, kaya nag-update si Ate JB. Dahil alam naman natin halos lahat ng produkto, kaibigan, ay nagtaas na talaga ang presyo. Ngayon ang gagawin ni Ate JB, ikakat ko ito one by one. Ikakat para malagay na natin dito. O, oh, di ba? Maraming naghanap sa akin ng gamot, dear friends, kasi hindi kasi kami masyadong malapit sa pharmacy, no? Kaya kahit masabihin nila na hindi na tayo dapat magtinda ng gamot, magtitinda pa rin si Ate JB, dahil malaking itulong ito, kaibigan. Hindi lang sa ating na mga tindera, malaking tulong ito sa ating mga kapitbahay, no? Lalo na pag gabi, dear friends. Pag may maghanap ng gamot, lalo malayo sa'yo sa pharmacy, di ba? Maganda, kaibigan, na maibigay tayo, nakakatulong tayo sa ating kapwa.